before leaving. Dito nga sa kumakalat na sparring session nila Tio Pimo Lopez at ni Guillermo Rigundo ay napag-alaman natin na ito ay noong pang 2014 kinuha. Ngunit ayon sa mga namumuong teorya or conspiracy na kung may kinalaman si Bob Arum sa mga kaganapan mula pa lang sa pag-atras ni Donaire at sa pagse-set up na muling maituloy ang laban ni Casimiro at ni Guillermo Rigundo. Ay tila ba parang pumapabor ang lahat sa dati ng plano ni Bob Arum? Kung matatandaan ay ganito din ang nangyari na dapat sana'y nakaplanong maglaban si Casimiro at si Inoue noong April 25 sa taong kasalukuyan. Ngunit dahil sa higpit nga ng mga naging biyahe dahil nga sa naging pandemya ay hindi kaagad nakapunta ng Amerika si Naoya Inoue. Dahilan para matenga at mapunta sa ibang makakalaban si Casimiro. Kaiba naman sa nangyari ngayon sa magiging laban sana ni Donaire at ni Casimiro na kahit kapwa nasa Amerika ang dalawa ay hindi na naman natuloy ang laban dahil sa mga kondisyon at mga hinaing ng kampo ni Donaire. Kung kaya na ibalik na lang sa dapat ay makakalaban talaga ni Casimiro na si Guillermo Rigundo na siya naman naging pabor kay Bob Arum at kay Donaire. Dahil kapwa bata ni Bob Arum ang may pag-asa na mag-unified ng belt sa bantamweight division. Samantalang si Donaire naman ay matutuloy ang kanyang plano na makalaban uli ang tumalo sa kanyang hapon na si Naoya Inoue. Na kung sakali namang matatalo ni Rigundo si Casimiro at kung matalo namang muli ni Inoue si Donaire ay parehas bata ni Bob Arum ang maglalaban sa magiging unification bout. Bagamat nakakontrata si Casimiro sa Top Rank promotion, ay batid pa rin natin na under ito ng MP promotion na pag-aari ni Manny Pacquiao. Na pwede rin mabit-bit ni Pacquiao sa PBC or sa kahit sa amang promotion kung sakali man na si Casimiro ang mag-unified ng belt. Na hindi magiging maganda para sa papalugin ng promotion ni Bob Arum. Lalo't isa-isa nang naglalaho ang mga pambato ng Top Rank. Kung kaya't ang tanging pag-asa ni Bob Arum na makaahon ay si Inoue. Mabalik naman tayo sa sparring nitong dalawa na kapwa din niyang naibala sa kanyang dating star fighter na si Loma. Na halos may pagkakahalintulad din sa ginawa niya kay Manny Pacquiao na ipinain niya kay Jeff Horn sa Australia na ibinala niya para makakuha ang belt nito at maihanda sa kanyang papahinog na batang prospect fighter na si Crawford. Kagaya din ng ginawa niya kay Loma na sa akala niya ay papakopas na. Kung noon ay hindi umubra ang isa niyang bata na si Rigundo, ang isa namang ka-sparring nito na si Lopez, tila naman sinuwerte at nakalusot. Ngayon naman ang buong belt ng bantamweight division ay nakataya na tila ba planado na nakalaan lang sa kanyang pambato na iniisip niyang papalit sa yapak ni Manny Pacquiao na isa ring Asyano. Maraming salamat po sa mga bago nag-subscribe sa ating channel. At sa mga gustong magpa-promote at magpa-shoutout, comment down lang po. And again, maraming salamat.